Hello mga kasikit, sa video nito gagawa tayo ng power amplifier, which is ito yung pinapangarap ko noong bata pa ako. Hanggang sa sumanda na ako, pangarap pa rin hanggang ngayon. Kaya subukan nating bigyan ng katuparan mga kasikit. So ang 3-stage audio power amplifier mga kasikit, mayroon siyang tatlong stages. So mayroon siyang input stage, comprises ng Q1, Q2, R1, at saka mayroon tayong constant current source mga kasikit na dapat nagpo-provide siya ng 2 milliamps mga kasikit. And then mayroon tayong VAS o kaya voltage amplifier stage. Dito yung nagbibigay gain mga kasikit sa voltage. And then mayroon tayong constant current source din mga kasikit na 10 milliamps, kasi kailangan natin magbigay ng current dito sa mga driver. And then mayroon tayong bias, ito ay to control the voltage between this point at saka this point mga kasikit, para mag-operate itong mga transistor natin sa just turn on region o kaya tinatawag na active region. Kasi kapag hayaan nating naka-off ito mga kasikit, magkakaroon tayo ng crossover distortion. Kapag hayaan naman natin ito na naka-on, mag-iinit naman ng sobra yung mga power transistors natin. So kaya kailangan natin makontrol yung tamang-tama lang mga kasikit, na barely turning on lang to mga transistors na to. And then yung output stage natin to mga kasikit, ito ay cycli pair o kaya ito ay complementary feedback pair mga kasikit. Ito ang ginamit natin, para popular din ito mga kasikit. And then yung current source natin na gagamitin mga kasikit ay yung tinatawag na, mga ba yun? Bootstrap mga kasikit. Ito ay popular sa mga older model ng amplifier mga kasikit. Unahin natin itong output stage mga kasikit. So ito naka-outline na mga kasikit yung gagamitin natin formula para ma-compute natin yung output stage natin. Sundan na lang natin yung nandito na naka-outline mga kasikit. So sa output power, mayroon tayong 50 watts na kailangan na may output. Bakit kailangan natin dito sa output stage mag-umpisa? Para ma-compute natin mga kasikit kung ano yung power supply natin gagamitin. So ang ating output ay 50 watts base sa formula na ito mga kasikit. I-direct substitution natin, ibaba lang natin yung itaas natin pala itong 2RL papunta dito, and then square root natin, makukuha natin at mga kasikit yung 28.28 volts. Kailangan natin ng 28.28 volts doon sa voice coil ng ating speaker para magkaroon tayo ng 50 watts mga kasikit. And then isunod natin yung output current, which is yung formula ay ganito lang, Vout divided by RL. So 28.28 divided by 8 ohms is equivalent to 3.5 amp mga kasikit. Kailangan natin ng 3.5 amperes mga kasikit doon sa voice coil para magkaroon tayo ng 50 watts mga kasikit. And then dito sa ating output, kapag nag drive ang ating amplifier mga kasikit, hindi naman nagiging 0 volts ito, hindi naman totally short circuited to. Mayroon tayong assume 3 volts na matitira dyan, so ipa-plus natin mga kasikit. So ito, assume 3 volts voltage drop, tapos ipa-plus natin doon sa 28.28, ay magiging 31.28 volts mga kasikit ang dapat isusupply natin dito. So roughly 31.28 volts ay wala naman tayong transformer na nag output na ganon. So i-round natin mga kasikit papunta sa 35 volts, which is nandito siya. Yung 35 volts actually mga kasikit ay pwede natin gamitan ng
0.25 volts na transformer, mga kasikit. And then gamit tayo ng 4 ampere na transformer, or better yet, para hindi siya nabibitin masyadong mainit, gamit tayo ng 5 amperes kung may pambili tayo. Ngayon, doon sa VCE ng Q7, ito yung Q7, mga kasikit, mayroon tayong tinatawag na VCE, which is yung voltage between the collector and the emitter. Ito yung VCE, mga kasikit, may voltage yan na nag-exist. So 35 volts plus 28.8 ay magiging 63.8 volts dapat ang kaya ng transistor na ito, mga kasikit. Then yung current capability dapat ng output na yan ay ina-assume natin na twice doon sa current ng na-compute natin. Mas maganda yun, mga kasikit, kaysa naman yung nandun tayo dun sa exact value. Baka mag-breakdown yung ating transistor, lalo na pag na-operate na siya na mainit, mga kasikit, nakalilimitan tayo ng safe operating area. So yan, pag kinompute natin yan, i-times 2 natin, mga kasikit, magiging 7.2 amperes yung kaya dapat ng transistor na to, kaya dapat ng collector to emitter voltage na 68.8, tapos 7.2 amps. Ngayon, kung titignan natin yung minimum VCE nga na kailangan natin ay 68.8 nga, dagdagan natin ng 20%, mga kasikit, plus 20%, so magiging 65.75. Assume na natin na 75 volts na VCE, or mas maganda 80 volts na lang, mga kasikit. So ngayon, katulad din doon sa current doon sa collector, dagdagan din natin ng 20%, so magiging 8.6. Assume na natin na 10 amps, mga kasikit, yung transistor na kailangan natin dyan. So subukan natin, nag-check tayo sa internet, tinignan natin yung datasheet ng MGTOW 955 kung pa pwede ba siya. Yung VCE niya kasi, mga kasikit, ay nasa 60 volts lang. So medyo na malalampasan natin yan, mga kasikit, yung actual natin dyan na VCE natin na compute ay hindi yata ganyan. So balikan natin, mga kasikit, mayroon tayong 63.8 volts, so hindi siya pwede, mga kasikit, masisira siya. So hindi natin kailangan gamitin yung MGTOW 955. So hanap tayo ng ibang transistor na makahandle siya ng ganong kalaki na voltahe, mga kasikit. Or better yet, na mag-assume na lang tayo na 80 volts or 70 volts, mga kasikit. Kahit na mag-short yung isa, ay hindi pa rin masisira. Mas-short yung isang power transistor. So dito, transistor of output of 50 watt RMS to 8 ohms. Katulad ng TIP33C and TIP34C, complementary yung, mga kasikit, ang VCEO nila, o kaya yung voltage between collector and emitter, ay 100 volts. So very safe, mga kasikit, maski ma-short pa yung isang transistor during operation, hindi pa rin madadali yung isa. Tapos ang kanyang collector current ay 10 amperes, so pasok na pasok siya, mga kasikit. Ang HFE minimum ay 20, medyo maliit nga lang to. So kung mamahanapan kayo na may HFE minimum na 50, mga kasikit, better, mas maganda yun. So yung output drive base natin, makukompute natin yung current na kailangan ng driver, mga kasikit, ay Iout, o kaya dun sa collector ng power transistor, ito yung Iout. Magpo-flow kasi yung current dito, mga kasikit, ito yung Iout. Tapos kailangan natin ma-determine yung kailangan i-supply ng pre-driver dito sa base. Mayroon tayong tinatawag na HFE doon sa Q7 kanina. So pag kinompute natin, mga kasikit, 3.6 divided by the 20,
which is yung 20 is yung HFE minimum nga ng power transistor na yun, kailangan mag-deliver ngayon ng current dun sa kanyang base ng 180 milliamps mga kasikit. So kailangan magkakaroon dito ng flow ng 180 milliamps. Dapat ipuprovide to ng driver, ng pre-driver transistor mga kasikit, para ma-operate niya in full power. And then tuloy natin, kocompute natin ngayon yung output ng pre-driver requirement. So kailangan nga natin ng 180 milliamps mga kasikit. So it is safe to assume na times 2 natin yon, para kailangan ng pre-driver yung ganyang kalaki, no? So kailangan niyang kayanin niya na 360 milliamp. Very conservative tong mga computation na to mga kasikit. At saka yung VCEO voltage, mas maganda kung the same amount din dun sa VCEO na kaya ng output transistor. Pero not less than 70 volts mga kasikit, para kasi yung objective natin kasi ka-circuit, kapag may mag-short dito sa mga output transistors na to, ay safe pa tong mga to sir, ka-circuit. Halimbawa, ma-short to. So 35, saka 35 volts, 70 volts, since na 100 volts to mga kasikit, kaya pa. Kung ano man ang mangyari at pumunta rin yung voltage dito, ma-impress siya dito, mag-shoot ito, mapunta rito, which is more than 70 volts din naman ang nandito, hindi ma rin madadali to mga kasikit. So safe na safe pa rin ang ating mga transistors. So ganun din, so... kailangan kaya niya ng 360 milliamps na voltage. Ngayon yung R2, which is itong R12 pala mga kasikit. Ito ay may range ng, walang exact science kasi yan mga kasikit. May range lang nasa 100 to 1K kilo ohms yung pwede mong ilagay yan na resistor. Ito ay tumutulong lang para sa pag-turn on at pag-turn off ng transistor during very large voltage swing. So pwede yung palit-palitan mga kasikit, pero huwag naman masyadong maliit, kasi kapag masyadong maliit naman baka hindi na makapag operate yung output natin. Kapag masyado namang malaki, baka naman mag-turn on na yung output transistor natin, mag-thermal runaway, o kaya iinit na iinit yung transistor natin output hanggang sa matira na lang siya. Yun ang tawag nila na thermal runaway mga kasikit. So ang napili ko dyan sa akin ay nasa 220 ohms, which is nagbibigay ng 2.95 milliampere doon sa pre-driver. So mayroon tayong 2.95 milliamps na nagpo-flow lang dito sa ating pre-driver. Ayan, 290 milliamps mga kasikit. Okay, so na-compute na natin pati yung pre-driver. So, then kapag tumingin tayo sa mga data sheet sa internet, makikita natin mga kasikit, kasi doon tayo maghanap ng transistor, pwede tayo mag-select ng BD140, kasi yung capability ng BD140 ay nasa 80 volts. So kahit ma-short pa yung isang ano doon, safe pa rin siya. At saka yung IC niya is 1.5 amp, so mas malayo kaysa yung 360 milliamps lang. Tapos HFE minimum yun nga lang mga kasikit, medyo mababa rin, 40. Tapos BD139 yung complementary doon sa baba naman mga kasikit. Ngayon, for the values computing above, makikita natin na HFE minimum is 40. Alam nyo mga kasikit, mas maganda na kinukonsider natin itong pinaka-minimum na HFE o kaya beta ng transistor, para siguradong tayo na ma-achieve natin yung full power kahit sa anong operating condition ng ating amplifier. Kasi kung pupunta tayo sa gitna, paano kung nasa condition tayo na yung HFE ng transistor natin ay naging 40, o di hindi mo na ma-achieve yung full power. Kaya mag-compute tayo ng conservative mga kasikit. So balikan natin yung
Kaya kinumpute natin una ito para makita natin kung ano yung voltage na kailangan natin pala makasikit sa ating transformer. So ito, 35 volts peak at kailangan natin gumamit ng 25 volts na transformer na mayroon siya. So ayan, kasi magiging 35 volts peak. E yun yung kaya niyang isupply dito mga kasikit. So kaya-kaya niyang i-drive yung 50 watts yan mga kasikit. So matapos natin yung output, pupunta ngayon tayo sa may input. Input stage mga kasikit. So nandito tayo sa input stage na comprising Q1, Q2 and Q3. As ganun una kanina na discuss ko doon sa a while ago. Ito mga kasikit, mayroon tayong tinatawag na current source na kaya dapat mag-provide ng 2 milliamps, which is yun na doon makikita natin doon sa input circuit na ating huwag kukumpita ng value mga kasikit. Ito yung constant current source mga kasikit. Titignan natin siya. Ang constant current source natin mga kasikit ay yan, comprises ng R8, Q3, R7 saka LED na kulay green mga kasikit. In-outline ko na dito yung mga values para straightforward yung pagkukompute natin. So itong mga given na ito mga kasikit ay ito yung nandito sa circuit natin. Ang VBE mga kasikit all throughout dun sa computation natin ng audio power amplifier, kasi nasa active region tayo ng operation ng bawat transistor, meaning in between ng cutoff at saka saturation mga kasikit, yun yung active region. So ang maging voltage niya sa VBE o kaya voltage between base and emitter ay laging 0.65 volts. So ito yung gagamitin natin lagi mga kasikit. And then yung sa LED, ito pag na i-bias mo, yun, na-operate mo tas mga kasikit, mayroon siyang voltage na 1.8 to 2 volts mga kasikit. So bakit natin ginamitan ng yan? Kasi kapag na-operate, na-bias mo to mga kasikit, nagiging constant, hindi masyadong na-apektuhan yung kanyang voltage mga kasikit. Nag-stay siya dito sa 1.8 to 2 volts basta ma-bias mo siya ng maayos. So ang minimum bias niya mga kasikit ay 0.0015 o kaya 1.5 milliamps mga kasikit. Itong 1.5 milliamps na yan mga kasikit magpo-flow dito. So yan. Yan ang magpapailaw ngayon ng LED mo at magkakaroon ngayon ng voltage drop dito na 1.8 yung kinonsider ko mga kasikit. So patuloy tayo. Paano natin ngayon makukompute yung R6 mga kasikit? Ito yon. Although sa voltage amplifier stage sana natin na i-compute yan, pwede natin i-compute na ngayon yan. So gamitin natin yung formula VBE, which is equivalent to 0.65 divided by Q1IC. So recall natin mga kasikit, kailangan may mag-flow dito na 1 milliamp din dito. And then dito mga kasikit ay mayroon tayong 2 milliamps kapag babalikan natin yung pinaka basic circuit natin mga kasikit. So alam natin yan, 0.65 divided by Q1IC, which is 1 milliamp. Q1IC, ito 1 milliamp, 0.001, mag-arrive tayo sa result na 650 milliohms. Ohms pala mga circuit, sorry. Okay. Then yung R7, ito mga kasikit, alam natin na dito ay may magpo-flow dyan na ilan dapat ang magpo-flow dito? Kasi 1 milliamp plus 1 milliamp is equivalent to 2 milliamp. Ganda ng sulat. Yan, 2 milliamps dapat na magpo-flow dyan. So alam natin yung 2 milliamps na magpo-flow, so makukompute natin yung resistance dito kasi makakuha natin yung voltage dito. So, paano natin makukuha yung voltage dyan?
yung voltage ng D1, which is 1.8, gamitin natin yung 1.8, magpo-flow yan dito mga kasikit. So, magpo-flow voltage yan. And then, pagdating niya rito, mayroon siyang VBE. So, 1.8 minus VBE na 0.65 divided by Q3IE, which is yung Q3IE natin dito is 2 milliamps. Yan, makukuha natin yung value ng resistor. So computing the value of resistor, lalabas na mayroon tayong 570 ohms mga kasikit ang required dito. So mayroon pa tayong isang kukumputin, yung R8 mga kasikit. Paano natin kasi mapapailaw yan kapag wala to? So kasi magpo-flow ulit ang current doon. Kasi kahit mula rito, magpo-flow hanggang yan. Yan. So yung current na yan, yan yung lead bias na nandito mga kasikit. Yan o. 1.5 milliamps. So ganun din ang gagawin natin. Yung value dito na 35 volts minus 1.8 divided by current na lead bias, makukuha mo yung resistance nito. So, nandito na siya. So, ang result niya mga kasikit ay ito. 22133.33. Kunin natin yung 22 kilo ohms para sigurado mapailaw siya. Yun naman yung standard na value ng resistor mga kasikit. Then, pag nalaman na natin yung mga resistor, mag-select na tayo natin mga transistor ng Q1, Q2, Q3. Kailangan yung VCEO o kayong operating voltage between collector and emitter. Ito yan mga kasikit, na-discuss natin yan muna doon sa may output stage, ay kailangan mas larger than 35 volts or better yet ulit, twice ng 35 volts. Para just in case, ulit mga kasikit, may masiri dito, mag-short or something mangyari, short, nag-short 10. So 35 at saka 35, 70 volts. Kung kaya ng 70 volts, hindi pa rin nasisira to. So safe pa rin siya. So mas maganda ganun yung ating laging assumption mga kasikit. And then, dapat ang kaya ng transistor na yan ay kaya niya dapat ng 2 milliamps mga kasikit. At ang HFE minimum dapat ito mga kasikit sa mga drivers natin, mayroon tayong minimum dapat na 50. Kasi pag 40 masyado nang mababa yun mga kasikit. Okay lang naman siguro dito sa differential input, kaya lang ay nagiging standard natin yung more than 50 mga kasikit. So kapag tumingin tayo sa data sheet, makikita natin na qualified yung BC546. BC547 mga kasikit, pwede natin ilagay dyan. So nakompleto na natin ang input stage mga kasikit. Ito pala yung tinatawag na long pair, long tail pair pala mga kasikit. Patuloy tayo mga kasikit na differential pair. So ginamitan ko ng 560 ohms yung R7 saka yung R8 kasi wala akong mga available na resistors mga kasikit. Alam nyo naman na delikado pa ang lumabas ngayon, kaya kung ano yung available na nandyan natin, yun muna yung ginagamit yung mga kasikit. So yung voltage amplifier stage natin, ito yun mga kasikit. Mas simple lang siya. So yung R6 actually doon, na-compute na natin doon sa input stage pa lang. So, ganun din ang pagpili natin dito sa Q4. Kailangan high gain din siya. Larger than 50. The larger, the better dito mga kasikit. Kasi ito yung nagbibigay ng voltage gain. So, the larger, the better dito mga kasikit ang HFE. Titignan nyo na lang sa data sheet yan. Makikita nyo yan mga kasikit. So, kailangan mas greater than 35 volts din yan. O kaya twice 35 volts. Tapos kaya niyang i-handle ng more than 10 milliamps mga kasikit, kasi nagbibigay tayo ng current dito na 10 milliamps mga kasikit. So pag tinignan natin dun sa datasheet, makikita natin yung mga candidates na 2N5401, BC556, BC557. Hanap na lang kayo mga kasikit na mag-fit in dito sa qualifications na to, VCEO, IC, at saka HFE.
And then, pupuntahan natin ngayon yung bias spreader, mga kasikit. Katulad ng in-explain ko kanina, doon sa output stage. Output stage, kaya na, kailangan natin na mag-control ng bias dito, mga kasikit. Kasi kapag ito ay masyadong mataas, yung voltage between this point at saka itong point ay masyadong mataas, mga kasikit, naka-turn on na yung mga transistors natin. So, mag-heat up siya, mga kasikit. Ayun ang problema ng class A amplifiers, kaya hindi natin finiture yung class A amplifiers, although mas immune siya sa mga distortions, mga kasikit. Kung linis lang naman ang signal ng pinag-uusapan, class A talaga, kaya lang ay mataas ang quiescent, kaya idle operating current na mainit yung mga transistor, so nagsasayang tayo ng power habang hindi natin siya ginagamit. So ito naman ay class AB, mga kasikit. Pwedeng maging class A, pwede siyang maging class B. So, yung region na yung mga kasikit is hindi na muna natin tatalakayan ngayon. So, ito yung ginagawa ng bias spreader, mga kasikit. Kinokontrol niya yung voltage ng dalawang point na to. So, kung tutusin mo, 0.65 plus 0.65 dapat nasa 1.3 volts para nandun siya sa active operating region, mga kasikit. Hindi siya naka-off, hindi siya naka-saturate. Kasi ang problema naman, mga kasikit, pas masyado namang mababa ito, magkakaroon tayo ng crossover distortion. So, hindi maganda yon, kasi imbis na yung tone na pakikinggan mo, mga kasikit, na imbis na, alimbawa, 1 kHz lang yung pinapakinggan mo, pag nagkaroon ng crossover distortion, mga kasikit, kakaiba yung maririnig mo. Hindi na 1 kHz. So, mayroon din siyang effect sa audio, mga kasikit. Balik tayo dito sa bias spreader. So, may makita tayo, mga kasikit, na yung voltage na sinasabi ko between point A kanina saka yung point B ay ito yon, spreader voltage. Ito yung formula, mga kasikit. 1 plus R16 divided by RV1. Kung gusto nyong computin, i-substitute nyo na lang yung value. Kaya ang nilagay ko dito, mga kasikit, ay potentiometer para may adjust ko yung bias voltage ng power output power stage, mga kasikit. And kung assuming, mga kasikit, ma-example kasi ako rito na yung RV1 ay 2K, naka full open siya, mga kasikit, ang voltage in between dun sa dalawang points na pinakita ko kanina ay 0.957 volts lang, mga kasikit. So, ibig sabihin, nagka-cut-off na, nagkakaroon na yan ng crossover distortion. Kasi, pag na-on mo yun, kailangan nandun ka sa 1.35, mga kasikit. Ang maganda naman dyan sa pag mababa yung voltage mo ng bias spreader, mga kasikit, pag naka-idle ka, malamig yung mga power transistors mo. Yun nga lang, pag tumunog siya at low power is hindi siya kaayaya. And then, yung current source na bootstrap method para dito sa output stage, para dito sa VAS natin, mga kasikit, ito yun, no? Yung ating bootstrap current source ay comprises nitong naka-enclose ng naka-encircle, which comprises R9, R10 at saka C1, mga kasikit. Ito. C1, R9, R10. Ito. Ang ginagawa nito, mga kasikit, ay napoprovide niya yung constant current dito kasi during 0 volts out. Kung makikita nyo, mga kasikit, kapag 0 ito, 0 volts, magfo-flow ang current natin dito at magkakaroon tayo ng voltage drop dito na VBE. Ano ba yung VBE natin, mga kasikit? Yun ay 0.65 volts. So, and then, mayroon tayong 35 volts. So, 35 minus 0.65. Alam natin na yun yung voltage na nandito. So, yun nga, VB minus B minus divided by
VS current. Ano ba yung VS current natin? Ito yun mga kasigit, 10 milliamperes yan ang ginagawa nating standard. Therefore, makukompute mo yung resistance mga kasigit. So kung na-compute mo yung resistance, hahatiin mo pa yun mga kasigit para doon mo ikakabit ngayon yung capacitor, bootstrap capacitor. So na-compute natin dito is nasa 1.7, safe ka na gumamit yan ng 2 kilo ohms dyan mga kasigit. Up to 1.7k mga kasigit, para ma-provide natin yung 10 milliamps dito mga kasigit at full voltage. Kasi ang amplifier na to mga kasigit, kung mapapansin nyo, ay nagbabase tayo sa currents, kasi ang transistor ay current operated mga kasigit. Okay, so ganun yung calculations para dun sa resistance nito. Ganito lang yung gagamiting formula. Ngayon, itong capacitor mga kasigit, kailangan magkaroon siya ng RC time constant doon sa pinaka mababang signal na gusto nating ma-maintain yung current dito mga kasigit. Kasi kapag hindi, magbabago yung gain mga kasigit, hindi natin maidadrive ng full ang ito side na to. Kaya kailangan natin ng bootstrap mga kasikit. And then gawin natin yung standard na nasa 100 microfarad yan mga kasikit. Ginagamit sa almost lahat ng mga design ng power amplifier yan. Hindi natin kailangan mag-forgo sa mga computations at calculations yan mga kasikit. Dito na lang talaga tayo dun sa pag-compute, straightforward na magagawa natin kung gusto natin gumawa ng amplifier. And later on, kapag pupunta tayo dun sa mga mas modern na amplifier designs, siguro madadaanan natin mga kasikit. To sum up lahat mga kasikit, nandito na yung ating diagram ng amplifier. So dito sa input, mapapansin nyo 22k the same dito, and then 1k the same doon. Para sa ganyang configuration mga kasikit, yung offset voltage nito between sa dalawang differential pair na transistor ay almost equal, although wala namang ideal mga kasikit na talagang nag-equal yan, nagkakaroon talaga ng difference yan. So ito yung actual circuit natin. So assemble natin sa prototyping board natin, sa perforation board mga kasikit. Ipipresent natin sa susunod na video.